guys, so kumusta kayong lahat, no? So ngayon ay linggo na naman, at alas 7 na naman ng gabi, no? So syempre pag linggo ng alas 7 ng gabi, no? Kaya nandito kayo nanonood sa channel ko, no? Kasi gusto niyo matuto about printing, no? So, printing shop. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo guys, no, kung paano ba mag-print ng transparent na sticker, no? Kasi guys, no, meron na akong ginawa na ganito na transparent printing, no? Kaso medyo outdated na siya at medyo luma na siya, no? So ito guys, yung panibagong pamamaraan this year 2022, no, kung paano ka ba makakapag-print ng transparent na sticker, no? So para hindi na humaba ang video na to, no? So ito na guys ang mga kailangan mo para makapag-print ka ng transparent na sticker, no? So video, pasok! So guys, para makapagsimula tayo ng iyong transparent na sticker o kahit na hindi transparent na sticker, no? So ito guys ang mga kailangan mo, no? So meron kami guys mga ino-offer na mga packages. So ito guys, package A. So ito yung mga makukuha mo, may printer, may cameo, may laminator, may manual cutter, at syempre mga materials at supplies. So meron rin kami guys, no, na package B. So ang pinagkaiba niya lang guys sa package A is yung kanyang cutter na manual is papalitan natin ng sliding cutter, no? Tapos yung kanyang phototop guys is may dagdag na apat na klase, no? So merong matte, may 3D, may glitter, at syempre, mayroon ring siyang leather at may dagdag siya guys sa dalawa na sticker paper. Okay, meron rin tayo guys sa package C. Sa package C naman guys, ang pinagkaiba niya lang is yung printer niya. Hindi na siya single function printer, no, kasi 3-in-1 na siya, no. So pwede kang mag-Xerox at pwede kang mag-scan, pero yung mga materials niya na mga kasama is pareho lang rin sa may package B, no. So yan lang yung pinagkaiba niya, yung printer lang. So para makapagsimula tayo, no, syempre ang una mong gagawin is magda-download ka ng Silhouette Studio, no. So libre lang yan guys, no. Download niyo lang sa may Silhouette America o hanapin nyo lang sa may Google, or ano kaya maglalagay na lang ako ng link dyan sa may description sa may baba, no? So guys, ugaliin natin na magbasa ng description section dyan sa may baba, no? Kasi guys, maraming mga info dyan na hindi kasama minsan sa video, minsan kasi nakakalimutan namin sabihin sa video, no? Eh mahirap mag-edit, kaya ang ginagawa namin guys is naglalagay na lang kami ng link dyan sa may description section. So gagawin natin guys, so pag na-open natin ang Silhouette Cameo, so mayari guys, so ganito ang itsura nyan. Yan, so medyo malaki ang kanyang mga registration marks na mga allowance. So gagawin natin guys, click natin yung view, then click natin tong registration marks. Tapos, ito guys, itong length sasagadanin sa dulo, itong inset sasagadanin sa may dulo. Yan, so ganyan yung magiging itsura niya. Tapos, susunod natin na gagawin guys, no? Syempre, kailangan natin ng design. So, kung wala ka pang design guys, no? Inaanyayahan kita na mag-member dito sa may Creative Fabrica. So guys, maglalagay ako ng link niyan sa may baba, no, kung saka pwede mag-member, no? Kasi guys, pag in-avail mo yung promo nila, no, nakasama diyan sa may link diyan sa may baba, no? Kasi guys, pag dumiretso ka lang sa Creative Fabrica, hindi mo to ma-avail, no? Ang babayaran mo lang sa kanila guys is $29.99 or $30. Siguro mga 1.5 yan. Ang normal price niyan guys is $348, no? So sobrang laki na matitipid mo dito. Ito guys, no, 1-year subscription na siya. Okay, no? So babayaran mo ng isang buong taon. Tapos pwede ka guys mag-download dito ng 100 files per day. Okay, no? So yun lang ang medyo ano sa kanya, may limitation siya na 100 files per day, no? Pero ano ba guys ang makukuha mo dito sa may Creative Fabrica, no? So meron sila guys na 4 million na graphic file, no? So marami silang graphics, logo, at kung ano-ano pa na magagamit mo sa yung printing business, no? Yan, no? Ang dami nila. Yan, so yan lahat guys is madadownload mo siya kasama na doon sa babayaran mo na $29.99, good for 1 year, no? Kasi guys, pag ito dinownload mo to sa ibang website, ang presyo niya mga ganyan, no? $12, isang picture lang yon, no? So makikita nyo yan guys, no, kapag nagtitingin kayo, yan, no, kapag nagtitingin kayo sa Google, tapos halimbawa magdadownload kayo ng isang picture, mapapansin nyo dito meron siyang watermark, no? Kasi guys, yan ay mga kailangan nyong bayaran ng mga images, no? Yung iba kasi guys, no, ang ginagawa nila, nagdadownload na sila ng image na walang paalam nung mismong gumawa ng mga image na yan, no? So ang nangyari nun guys is parang copyright yun, no? So pwede ka nilang kasuhan, pwede ka nilang habla, ano kaya pa-take down nila yung ginawa mo mga graphic o mga logo na ginawa mo kapag yung mga image mo ay hindi bayad, no? So yun guys ang kinaganda, no? Pag nasa Creative Fabrica ka, lahat ng image dito, lahat ng graphics, pwede mo siyang i-download at pwede mo siyang gamitin sa business mo, no? At di lang yan guys, no, meron siya mga fonts, mas marami pa to guys, eh. Meron pa nga to yung sa may cross stitch, meron rin siya dito guys, ay, no, sa may needlework, ayan, mapansin nyo. So ang ginawa ko guys, no, ang gagawin pala natin ngayon is syempre gagawa tayo ng logo ng Milk Tea. So magtitingin tayo dito guys sa may Creative Fabrica, no? Milk Tea logo. Yan. So yan, mapapansin nyo guys, no? Lahat yan, pag nag-member guys sa Creative Fabrica is pwede nyo siyang i-download. So kung hindi kayo mag-member guys, no, babayaran nyo siya, yan, no? $1.20, no? So bawat isa yan. So lahat yan guys is pwede nyo i-edit, pwede nyo baguhin, no? So yan, napakarami niyang mga images para sa Milk Tea. Okay, no? Kasi maganda kasi guys pag yung logo ng Milk Tea is transparent, no? So ito guys ang gagawin natin sa may vlog na to. Okay, no? Pero ako guys, may nagawa na ako na logo. So ito guys, balik ulit tayo dito, no? So gagawa tayo ng mga bilog. So usually guys, ang size ng Milk Tea na logo is 2x2. Okay, no? Pero ako gagawin natin na 2.4x2.4.
Yan. So, lagay lang natin dito. Tapos, syempre, gagawa tayo ng bago. Adjust-adjust natin ng konti. Yan. So ngayon guys, no, nakagawa na tayo ng tatlong bilog para sa ating milk tea na sticker, no, na transparent. So gagawin natin guys ngayon is highlight mo lang silang lahat, then right click, then group. Okay, pag gin-drop mo yan guys, yung tatlo na to is magkakasama na siya. So meron na akong ginawa dito na pinagtagpi-tagpi ko na lang, kinuha ko sa Creative Fabrica, no. So hindi ko na siya pinaganda guys, no, para mabilisan lang rin tayo. So ito guys, yung ginawa ko, dadrag ko lang siya dito. Yan, so pag dindrag mo na siya dito guys, so mayroon na tayong tatlong logo. Yan, halimbawa gagawa ko na sarili kong Milty Business, no. So papangalanan ko siyang Printy Shop. Okay, pwede rin tayo gumawa guys, no, para sa mga cologne naman o sa mga perfume, no. Kasi guys, mas social guys ang packaging ng perfume mo kapag transparent yung gagawin mo na sticker, no. So ito guys, meron tayong ginawa. Yan, ito guys, sinukat ko to dun sa may bote dito ng pabango. Yan, Papa Cologne. Tapos, lagyan na rin natin dito guys sa mailalim, no, para sulit naman itong gagawin natin. Lagyan natin siya guys ng mga paborito kong anime. Ito guys, no, so kumuha tayo ng mga anime dito sa aming anime templates, no. So ito guys, magaganda itong mga template na to. Ito, pakita ko lang sa inyo, ang dami niya. Ito, baka interesado rin kayo dito. So PM mo lang kami guys, no, sa aming page kung gusto nyo mag-avail. So guys, no, kung interesado ka sa mga anime template na kamukha nito, no, pwede mo itong gamitin sa DTF printing mo, ano kaya sa may sublimation, ano kaya sa may pigment printing mo, no. So yan, no, ang dami niya guys, mga layout, mga anime. So kuha lang tayo ng isa, halimbawa ito, sikat na sikat to, si Tanjiro. So idadrag ko lang siya ulit dito. Yan, tapos paliliitin ko lang siya. Yan, kung mapapansin nyo guys, no, PNG file na siya. So kuha pa tayo guys ng isa, no. Yan to guys, kunin natin to. Yan, so pagka-shine lang natin siya dito. Tapos ang gagawin natin dito guys, no, kasi magiging cut niyan, yan, no. Yan, yan, kasi PNG file siya. So gagawin natin, lalagyan lang natin siya ng cut mark sa may labas. So paano mo siya lalagyan ng cut mark sa may labas, no? So i-click mo lang tong image mo, then click mo tong star sa may gilid, tapos offset. Yan, tapos lakihan mo lang siya hanggang sa dalawang ito magsama. Try natin 0.05. Yan, kung mapapansin niyo, nagsama na sila. Yan, no. So dito na yung cut mark niya sa may labas. Ito rin guys, gawin rin natin ganun, no. So offset. Yan, 0.05, kaso meron dito, di pa siya magkasama, no. So lakihan pa natin ng konti, gawin nating 0.07. Yan. So para pag kinat nyo siya, one piece lang talaga siya. So isang piraso lang siya. Okay, no. So punta naman tayo sa may send. Pagpunta natin guys sa may send, no, so makikita natin dito yung mga cut marks. So gagawin natin guys, no, para hindi magdoble ng cut. Yan, mapapansin nyo kasi may cut dito sa labas, may cut dito sa loob. Gagawin natin guys, kiklik mo lang to, then kiklik mo tong no cut. Yan, so mapapansin nyo na wala na yung mga cut nyo dito sa may loob. So sa may labas na lang siya may cut. Ito rin guys, in-no cut lang natin. Yan. Pero makikita nyo, meron pa siyang cut dito. Pag kinlik nyo siya, tapos kinlik nyo yung no cut, mangyayari niyan guys, madadama yung nasa labas, no. Ang aalisin lang natin yung cut yung nasa loob. Gagawin nyo dito guys, no. Right click nyo siya, tapos release compound path. Yan. Pag nirelease nyo siya guys, mapapansin nyo, ito, nakahiwalay na siya. No? So, pwedeng mo na siyang gawing no cut. So, ito, alisin na rin natin to nasa loob na to. Gawin natin no cut. Yan. Tingnan lang natin yung tsura kung malinis na siya. Yan. Ang last natin na gagawin, no, ito, itong bandang ilalim na to, i-adjust natin siya pataas. Okay, no, kasi kapag nandito siya, may possibility yan na mag-smudge dito sa may baba, no. So paano gagawin 'yon? Click mo lang ulit yung view, tapos registration marks, tapos advanced option, then bottom inset lang guys, ito, itataas niyo lang siya. Yan, so mga ganyan siya guys, okay na 'yung ganyan. Tapos ang gagawin natin guys ngayon, no, magpi-print tayo ng marami nito para guys makita natin yung itsura nito, no, kapag gagamitan natin ng iba't ibang klase ng phototop, no. So ang susunod natin gagawin guys ngayon is magpi-print na tayo, no. So click lang natin yung file, then print ulit, tapos yung printer, preferences, syempre Epson Premium Glossy, tapos i-high natin, tapos mag-print na tayo ngayon guys. So guys, ngayon may introduce ako sa inyo. Ito yung dalawang klase ng transparent na sticker natin, no. So ito yung Quaff, at syempre, ito yung iTech. Okay, no. So papakita ko lang sa inyo yung difference nila, guys. Ayun. So ito yung sa may Quaff. Ito naman guys yung iTech, no. So ang pinagkaiba nito, guys, no, ang advantage guys ng Quaff, ito talaga is clear talaga siya. So balatan lang natin siya, guys. Ayun. Kung mapapansin nyo guys, no, ito talaga clear talaga 'to. Kung gusto niyo ng malinaw talaga yung sticker, ito. Ang problema naman ito guys, hindi siya waterproof, no. So kailangan natin ng phototop. Ito naman guys yung iTech.
Ito guys, waterproof ka agad to. Pag pinrintan nyo to guys, waterproof ka agad. Kahit di nyo nalagyan ng phototop, no problema, hindi siya scratch proof. So pag kiniskis nyo siya ng kuko nyo, mababakbak lang yung ink. At saka ang isa pa sa problema sa kanya, hindi talaga siya transparent, no. So para siyang frosted, or ang tawag ko dito guys is translucent, no. So hindi siya masyadong transparent. Hindi kamukha nitong coif na talagang transparent siya. Pero guys, para mas makita nyo guys, no, ang gagawin natin is magpiprint tayo using coif at syempre using iTech. Okay, no, so magprint na tayo sa may printer natin. So guys, ito nakapag-print na tayo ng marami, no. So ang ginamit ko dito sa 6 na piraso na to ay yung coif. Tapos syempre nag-print rin ako ng isang iTech. Yan, so as an added bonus, no, nag-print rin ako guys ng iTech na hindi siya transparent. Okay? So ano ang difference ulit nila? Ito guys, no, meron akong tubig dito. So ito yung coif na ginamit natin, no. So testingin natin siya, guys. Pag pinataan ko siya ng tubig. Yan, so mapapansin niyo guys, humuhulas na siya kaagad. Yan, so natatanggal yung ink niya. So kasi hindi siya waterproof, no. Pero ang kinagandahan niya nito guys ulit ay clear talaga siya, no. Hindi kamukha ng iTech na hindi siya clear. So testingin naman natin to guys, ito yung iTech. Yan, tapos basain natin siya. Yan, so basain pa natin. So kung mapapansin niyo guys, no, yan, no, hindi siya nag-i-smudge kasi waterproof kaagad to. Ang problema lang guys, no, kahit waterproof siya pero pag kiniskis niyo siya, to gagamitan natin ng kuko. Yan, syempre, logic naman yun na mababakbak siya. Okay, no? So ito rin guys, iTech rin to na hindi naman siya transparent, no? So lagyan rin natin siya ng tubig. Yan. So mapapansin nyo guys, no? Hindi rin siya guys nag-i-smudge, no? Yan yung ginagandahan guys ng iTech na product. Okay, no? Kaya nga ako gumawa ng bagong video nito sa 2022, no? Kasi dati kasi guys, ang ginagamit namin na hindi transparent is coifren, no? Kaso ang problema nun guys ay nag-i-smudge lang siya, no? So ito yung guys yung bagong video na ginagawa natin for the year 2022. Yung mga iba't ibang klase pa ng mga vinyl na pwede pa natin gamitin. Tapos guys, no, ito pang i-introduce natin, no, para maging waterproof naman yung ating mga coif, no, kasi nga hindi siya waterproof pag pinrintan mo lang siya, no, para maging waterproof siya guys, is ginagamitan natin siya nito. Ito yung tinatawag na phototop o cold laminating film. No, so ito guys, marami tong klase, meron siyang 7 klase. So meron tayong glossy. Makikita nyo guys mamaya, no, pag nilaminate na natin siya, kung ano yung itsura guys kapag glossy na siya. Sunod guys, meron rin tayo syempre matte. So matte, walang kintab, glossy, makintab, yun lang yung difference niya. Meron rin tayo guys glitter. So maganda to guys. Kapag kayong ino-offer nyo is mga beauty product, no, yung mga pang girl, syempre kailangan nila ng glitter, kumikinang, ganun-ganun. Tapos meron rin tayo guys na leather. So maganda to guys, no, ipatong, no, kapag yung sticker nyo, halimbawa yung mga product nyo is mga wallet, mga sapatos, mga vape, no, yan, maganda yan guys, leather. Ito guys, 3D, ito magandang maganda to pang lalaki, no. Pag ito nilagay niyo guys, napakaganda niyang tingnan. Kaso ang problema naman guys pag 3D, medyo mahirap siya guys basahin ang Cameo 4 natin, no. So ito, tiyagaan talaga tong gamitin itong 3D. So mamaya guys, papakita ko sa inyo kung ano itsura nila. Sunod guys, ito bago tong dalawang to, no. Holographic na broken glass. Yan, so mamaya guys, pakita ko na lang ulit. At syempre guys, yung last but not the least is yung holographic na rainbow. So guys, ang susunod natin na gagawin ngayon, no, ilalaminate na natin yung ating mga vinyl. Ito, gamit itong mga phototop na to. So gagamit tayo guys ng laminator. So guys, ngayon ang gagamitin natin is ating laminator, no. Ang ginagandahan guys, no, kapag naglalaminate ka ng cold laminating film, hindi mo kailangan painitin yung laminator mo, no, kasi nga cold nga siya, no. So ang gagawin natin guys, no, click mo lang tong forward, tapos irarun mo siya ng konting-konti lang. Para kainin niya lang yung konti, para maipit lang siya ng konting-konti, tapos saka mo siya babalatan. Yan. Guys, tip lang, no, kapag gumagamit kayo ng Cameo, pag ilalagay niyo siya ganito. Ito, mapapansin niyo dito may allowance dito. Mamaya po guys, papakita ko sa inyo kung bakit kailangan may allowance dito. Okay, ilalagay niyo ng allowance dito, guys. Huwag niyo siyang igigitna. Siraran lang natin siya para malaminate siya. So ulitin ko guys, so lalagay nyo ng allowance dito, wag nyo siya igigitna. Ayan, no, pansin nyo, may allowance siya dito. Okay, no, so ilaminate natin guys yung iba pa sa pamamagitan ng iba't ibang klase ng phototop. So guys, ito na, nalaminate na natin siya using our laminator, no. So ito yung mga iba't ibang klase ng mga phototop, no. So ito, papakita ko lang sa inyo. Ito guys yung gloss, syempre matic gloss, ibig sabihin makintab. Ayan. Ito naman guys, yung matte. Yan, mapansin nyo, hindi siya nagre-reflect, wala nagre-reflect na ilaw kasi nga matte siya. Ito naman guys, yung leather. Yan o, tingnan nyo mo, yan o, nakita nyo yung ilaw. Yan o, meron siyang parang leather finish, para siyang wallet. Ito naman guys, yung glitter. Yan o, ang ganda nito guys, kapag may liwanag. Yan o, pansin nyo, umiilaw-ilaw siya.
Yan, ang ganda oh. Diba? Social. Ito naman guys yung 3D. Yan o, mapapansin nyo meron siyang parang depth o 3D depth, tawag namin dun. Yan o. Maganda to guys sa mga decals ng motor. Ito naman guys yung dalawang bago. No? Ito yung broken glass. Yan o, mapapansin nyo para siyang bubog. Diba? Ang ganda pag naiilawan. And last, ito guys yung rainbow. Yan o, mapapansin nyo may rainbow siya sa loob. Yan. Alala nyo guys yung kanina yung bilin ko no, na kapag ilalaminate nyo siya, lalagyan nyo ng allowance dito. Kahit dito guys hindi na siya masyadong nalaminate no, kasi aalisin rin naman natin yan. Ito kasi guys yung registration marks. Yan. So yung lumagpas doon, hindi na siya tatamaan ng cutter. Okay no? So ito ang dahilan yan guys. So, mapapansin nyo ito yung cutting mat ko. Yung iba kasi guys madalas sila magpalit ng cutting mat no, hindi nila alam na pwede itong hindi na pinapalitan. Okay no? So yan mapapansin nyo wala na itong dikit. Ayun, wala siyang dikit. So ang ginagawa ko kasi dyan guys, para maging lifetime yung cutting mat nyo, ito syempre ilalapat mo siyang ganyan. Ito, ito sa dulo, yan. Ganyan guys ang tamang paglapat. Yan o. Ito kasi guys yung nagiging adhesive nya, yung sobra kanina. Yan. So hanggang dito guys sa may dulo yan, yan. Tapos ito, ito yung umaangat na lang. So lalagyan nyo na lang sya ng scotch tape. Yan. So kapag nagawa nyo na yung ganyan, hindi nyo na kailangan guys ng cutting mat na meron siyang adhesive. So ito guys, sasalang na natin to sa ating Cameo. So dito na tayo guys sa aking laptop. So gagawin natin guys, isikakat na natin to. Okay no, so paano siya ikat? Sa may silhouette Cameo. So click mo lang yung send. Tapos dito guys, yung settings natin, yung blade depth ko is 4.29.32. No? So ito guys, hindi nyo to pwedeng gayahin. No? So depende yan guys sa blade nyo. Kung matalim pa ba siya o mapurul na. No? So gawin nyo guys, timpla-timplahin nyo na lang. Kasi may mga nagtatanong sa akin guys, ano raw ba yung settings ko ng ganito, ano raw ba yung settings ko ng ganyan. Guys, depende kasi yan sa talim ng blade nyo. No? Kung mapurul na ba yung blade nyo o matalim pa. So yung sa akin guys, no, medyo mapurul na siya. Kaya nilagyan ko siya dito, ginawa ko siya yung process niya is 2. Okay, tapos 4, 29, and then 30. So dito naman guys, no, ang isa sa mga trick para maging pantay yung cut natin, no, nilalagyan ko siya nito. Kasi guys, kapag ito lang inilagay mo, yan, tapos finid mo siya, nangyari guys, ito, nakalaylay ito. No, ito yung isa sa mga dahilan guys, bakit hindi nagiging pantay yung cut ng Cameo natin. So ang ginagawa ko guys, ilalagyan ko siya nito sa ilalim, para papansin nyo, patag siya. So ang gagawin na natin ngayon guys, isikiklik ko na yung send dito, para i-cut niya na to. Okay, so try na natin. So guys, kakancel ko muna. No? Napansin nyo kasi yung pagbabasa niya ng registration marks is palpak. Okay? Kasi mapapansin nyo dito kanina, nung dito na ibinabasa niya banda, ang nangyari, nilagpasan niya to. Kapag guys, napansin nyo na palpak na yung pagbabasa niya ng registration marks, ang gagawin nyo guys, ikakancel nyo na kaagad. No? Kasi pag tinuloy nyo pa rin yun, ang mangyari ngayon guys, is hindi pagiging pantay yung mga cut nito. So nangyari kasi guys, no, nahirapan siyang basahin dito banda. No? So ang ginagawa ko guys, pag hindi to mabasa ng maayos, ginagawa ko, kinukutkut ko yan, kinukuko ko lang. Basta effective siya eh. Yan, para siguro mabawasan ng kintab. Okay, no? So ngayon guys, subukan natin na isalang na ulit siya. Yan, so maayos na guys yung pagbabasa niya ng registration marks. Yan, kapag maayos na guys, no, sigurado na yun na pantay na yung cut niyan. Yan, so guys, ito na, nakat na natin, no. So ang gagawin natin guys, ikakat rin natin yung iba pa. Tapos papakita ko sa inyo, no, kung ano yung magiging final product natin. Ayos. So guys, ito yung pinagkaiba oh, ng ito yung iTech. Papansin nyo, medyo siya translucent lang siya or frosted. Ito naman guys, yung coif, no. So yan, transparent talaga to. So kaya binibigay namin sa mga nag-avail ang package sa amin ay yung coif. No, pero sa ibang vinyl, ang binibigay talaga namin iTech. Yung transparent lang talaga binibigay namin yung coif. Kasi nga, ito talaga clear talaga siya. Hindi kamukha nito na medyo hindi talaga siya clear. So guys, ito tinesting natin, no? Kasi meron kaming milky bottle dito o milky glass. Ito. So ito guys yung iTech na frosted. Yan. Tapos ito naman guys yung clear. Yung transparent ng coif. Yan, clear na clear talaga siya. Hindi kamukha nitong iTech na medyo frosted siya. Ito naman guys yung matte. Yan. So wala siyang kintab. Ito naman guys yung broken glass. Yan. Tingnan nyo na lang kung ano yung bagay sa taste nyo. Ito guys yung leather. Yan, mapapansin nyo. Para siyang wallet. Ito naman guys, ito yung sinabi ko sa inyo yung bonus kanina, no? So hindi siya transparent, para alam nyo lang itsura kapag hindi siya transparent. So gloss na photo top guys ang pinatong natin dito. Ito naman guys yung glittery. Yan, kung gusto nyo maarte. Tapos ito naman guys yung holographic rainbow. Yan, pansin nyo may rainbow siya. Tapos ito yung 3D.
Guys, ang advantage naman, no, kapag itik naman yung ginamit mo na transparent, no? So ito guys yung advantage niya, no? Kapag dark yung materials mo na didikitan, mas kita mo guys yung itik kesa dito sa may coif. And yung coif guys, so, halos di mo na siya makita. So ang kinagandaan nito guys, kapag yung didikitan mo na materials is light color, mga white, mga ganun, no? Pag dark kasi guys, hindi siya kita. So parang wala lang siyang sticker, no? So ito naman guys yung advantage kapag itik yung ginamit mo. Kasi kahit dark color siya, is makikita mo pa rin siya. Tingnan rin natin guys sa iba't ibang klase ng materials, no, yung pagdidikitan natin kung ano yung magiging mga itsura nila. So guys, ito yung itsura, no, kapag kinabit nyo siya sa inyong mga perfume business, no. So ito yung gloss. Yan. So ito yung coif. Mapapansin nyo, clear siya, transparent talaga. So ito naman yung itik, no. So hindi siya clear. So mas preferred talaga namin to kesa dito. So ito guys, no, ang gusto ko na kinakabit talaga sa mga ganito, sa mga cologne. Ito yung glittery, no. So depende sa taste niya 'yan eh. So ito ilagay lang natin yung glittery para makita niyo yung magiging itsura niya. Yan. So transparent siya, kita pa rin yung loob, medyo glitter nga lang talaga siya. So ito naman guys, kapag 3D yung gagamitin niyo sa inyong mga perfume business, ganito yung magiging itsura niya. Yan, 3D siya na transparent. Ito guys, rainbow, no. Yan, social rin to tingnan, no. Yan, oh, Papa Cologne. Mas kita yung loob. So pag natatapatan ng araw o natatapatan ng liwanag, nakikita nyo yung rainbow niya. Ito naman guys, yung leather. Yan, pansin nyo, leather finish. Yan, so maganda rin siya tingnan, no. Basta talaga transparent, tapos yung loob ng bote mo puti lang. Maganda to tingnan. So ito naman guys, yung itsura, no, kapag matte finish. Yan, pansin nyo, no, walang liwanag na tumatalbog. Yan, so social rin tong tingnan kapag matte. Yung iba, mas gusto nila to sa mga minimalist matte. Ito naman guys, kung gusto nyo medyo bongga yung inyong perfume business, no. So ito yung broken glass. Yan, mapapansin nyo. Para siya may mga bubog sa loob. Ito naman guys, no, kapag hindi transparent. So hindi na natin masyadong in-effortan eh. Kaya pangit yung itsura. Yan, so ganyan siya guys. So ganyan guys, sa mga magiging itsura ng perfume bottle nyo kapag gumamit kayo ng vinyl na transparent at syempre ng hindi transparent. So siya nga pala guys, no, kapag nagpiprint kayo, napansin nyo dito may white siya, yan, no, yung mata niya kulay white. Pag nagprint kayo guys ng color white, mawawala yung white, no, kasi wala naman tayong white na ink katulad nito, itong Sintron. Yan, kapag inalis nyo siya guys, no, wala talaga siyang kulay white. Pag nilagay nyo lang siya dyan, no, mukha talaga siyang white, pero pag inalis nyo siya, wala siyang color white. So kapag nilagay natin siya dito sa ganitong bote, yan, so ganyan magiging itsura niya. Lahat ng white mawawala, magiging transparent siya. So guys, about naman sa tibay niya, no, kung gaano siya katibay. No, ito guys, dinikit ko to siguro mga 1.5 years na, pero nakadikit pa rin siya hanggang ngayon. Dinikit ko siya sa mugs. No, so imbis na mag-sublimation ako, mukha nito, dinikitan ko lang siya ng sticker. So itong sticker na to guys, syempre, inuhugasan yung mugs, sinasabon, pero hanggang ngayon nakadikit pa rin siya. No, so ganyan siya katibay guys. Ayos. So guys, about sa pricing naman natin ito. No, so ang presyo lang kasi natin nito guys, is isang buong page. Okay, no? So ang puhunan natin dito guys is mga 16 pesos to 18 pesos ang isang page, no. So kapag yung gloss na kamukha nito guys, no, ang bentahan nito per page kahit ilan kumasa diyan is 50 pesos per page. Okay, sa mga ibang klase ng variant naman ng phototop, halimbawa yung matte, itong glitter, itong mga 3D at yung iba pang klase ng variant ng phototop, no, bukod dito sa may gloss, ang presyuhan nito guys is 60 pesos per page. Okay, no, so ganun guys ang presyuhan natin, no. Pero depende pa rin sa inyo, no, kung pwede nyo taasan or pwede nyo babaan. Ayos. So guys, napakasimple lang gumawa ng transparent na sticker, no, gamit yung mga machine na finisher ko ngayon dito sa may vlog na to, no. So guys, kung nagustuhan mo naman ng video na to, no, huwag mo na makakalimutan mag-subscribe sa channel ko. Syempre, like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong gawa ng mga video na kamukha nito na mapapakinabangan mo sa printing business mo. At kung may mga tanong ka, question, suggestion, no, so huwag kang mahihiya magtanong, i-comment mo lahat diyan guys sa may comment section. Kasi guys, no, mahilig ako sumagot ng mga tanong kahit na paulit-ulit yung mga tanong nyo, no, paulit-ulit ko sinasagot yan. At guys, ako mismo yung sumasagot ng mga question nyo dyan sa may ilalim, dyan sa may comment section. At guys, kung natututo ka naman dito sa may channel ko, no, inaanya niya kita guys, supportahan mo ang channel ng The Printing Shack, no, sa pamamagitan ng pag-join dito sa ating channel, no. So guys, lahat ng video ko dyan sa may ilalim ay nakalagay na join button, no. So guys, pag in-click mo yan, no, magbabayad ka lang ng 25 pesos, no. Sobrang mura niyan guys, no, compare sa matututunan mo sa akin. At siya nga pala guys, no, meron na tayong 71,000 subscriber, no. So tayo ang may pinakamaraming subscriber
subscribers sa YouTube about sa printing business dito sa May Pilipinas. No? So, top 1 na tayo, guys. No? So, kung meron ka mga products or services na gusto mong i-feature dito sa may vlog ko, no? So, email mo lang kami, theprintingshack@gmail.com, at sabihin mo lang kung paano tayo pareho may kinabang. So, maraming salamat ulit sa inyong lahat. No? See you on my next video at bye-bye! The Printing Shack, ayos na sulit pa.